talking. I hear him chat with the boys, man, so tough. But... What's up, mga alien? So, bagay pa sa akin yung gravel bike. Meron tayong gravel bike, na bagong bike, no? So, yun, ipapakita ko dito yung gravel bike ko na bago. So, baka nyo, papakita ko sa inyo kung anong meron dito. Kaya, Twitter yung gravel bike. So, let's go! What is up, mga alien? So, kamusta naman kayo dyan? Nagbabalik ang inyong friendly alien dito, no? So, kaya mag-video naman tayo ngayon. Nakita nyo yan? Yes, tama ka. And nabasa nyo sa title, ang i-feature natin ngayon is yung Twitter na gravel bike, no? So, excited na rin ako kasi matagal ko na yung hinahanap to, hinahunting to si Twitter na gravel bike. So, ngayon, isa meron sila dito. Ayan. Titignan natin ngayon kung ano nga ba yung specs nito ni Twitter gravel bike and kung maganda ba siya. And tingnan natin kung gaano siya kabigat. Syempre, pag mga road bike kasi isa minsan isa kailangan talaga natin kunin timbang niyan. Dahil may mga tao kasi nga nagtatanong curious sa mga timbang, especially sa mga road bike, no? So tara, sumahan niyo kayo ngayon, bigyan tayo natin i-bike check natin yung pinakabago na gravel bike dito, no? So, kung hindi ka man nakasubscribe pala, isubscribe mo na yan dahil marami pa tayong bike shop. At planeta na pupuntaan, yung mga nakasubscribe sa akin is laging updated sa mga pinupuntaan ko, mga bike shop at mga planeta. So, ano pang hinihintay ko? Sisimulan ko na to. Ba! Okay, mga alien. So, ito na yung bike check natin dito sa 2021 model ng Twitter na gravel bike. So, tignan natin kung anong meron dito kaya Twitter na gravel bike, no? May mga nagtatanong sa akin ito, i-bag check ko daw yung Twitter na gravel bike. Kung anong meron dito, no? Kung pang malakas ang ba ito sa Twitter gravel bike and kung magkano yung presyo nyo ngayon sa market, no? So, tignan natin kung anong meron dito kay Twitter gravel bike. Ito, yung frame niya sa nakikita nyo, glossy type. Ito yung task niya, glossy type na may kulay silver and dito is color black. And sa taas ito, meron itong warning, no? Bawal ang tanga. Bawal ang mawalang helmet. And ayan, usual yan sa mga ganitong mga bisikleta, no? Ayan. And tignan natin yung kinis niya dito. Ayan, yung welding niya is super smooth yan, no? Hyper smooth. Kumbaga sa GoPro, hyper smooth yan. So, tignan nyo naman, sobrang kinis. Makinis ba yan sa mga jowa at mga kabit nyo? Ayan, no? Kitang-kita na naman, diba? Sobrang kinis dito. Sa kanyang head tube, yung interconnecting niya to sa top tube, down tube, tsaka yung sa ano. Hindi nakita yung welding. Hindi ko na kung paano ginawa niya yung magic dyan, no? So, yan. Dito naman tayo sa kanyang, yung size ng frame nito, ito, yung seat tube niya. Yung size ng frame nito is nakalagay dito. Kita ba? Ayan, 51cm, yung size and 56cm naman yung taas. Ayan, size is a medium. Ito. So 51cm ito. Ito is a 56 yung taas cm. Ayan. And syempre yung ginamit dito, itong material nito is a carbon. Kaso nga lang hindi nakalagay kung anong carbon to, kung T1000 ba to, T900, T800. Pero usually kasi dapat nakalagay yon. Pero pan checking dito sa kanyang mga ano, sa kanyang body o sa frame, walang nakalagay kung anong material yung ginamit dito. Ayan. So, dito naman sa kabila, mayroon din dito. Ayan, literal na gravel bike, road series, Twitter. Carbon fiber turbo system integration. So, yung mga hindi nakakalam niyan, carbon fiber turbo tubing system integration. Isa, hindi ko nalam yan. Papapatayin natin nalam yan. So, comment down below kung ano yung ibig sabihin sa mga nakakalam, no? And, yung cabling ito is dumaan dito sa kanyang down tube. Ayan. Ayan, ito yung cabling niya. Lahat dumaan actually sa down tube. Ito. So, tignan natin kung saan tumagos to. Ito. Sa down tube, tumagos dito. Wala dyan. Dito. Ito, dumagos dito sa likod. Yung kanya sa RFD dito. And yung sa FD naman, is doon. Yung lagusan doon na maliit. Ayan, yung butas na yun. And doon naman sa kanyang disc brake sa likod is dito. So, napakalinis ng cabling ito. Ayan. And tignan nyo yung ano niya, yung cheat stay niya. Cheat stay tuloy. Ayan, ito, maganda oh, pag ganun siya. And straight siya dito. Ay, hindi, pababa pala siya pag ganun dito sa kanyang top tube. Ayan. And yung seat post naman niya, syempre yung ginamit, is alloy na rin yan. Yung ano nito, is yung size niya, kung doon nagkakamali, is 30.8. Yung taba nito nga seat post na ginamit sa kanya. Alloy na rin to. And then, nilagyan nila to ng reflector. Para makita kayo sa dilim pag naliwanagan kayo, no? Ayan, alloy na rin to, Twitter. Ito, alloy na rin to. Kahit di ko na gamitan ng magnet yan, alloy yan. Hindi sila maglalagay ng mga bakal na parte dito sa mga gantong Twitter, no? And
mukha naman tayo sa kanyang FD. Yung FD nito na ginamit isa, syempre, retro spec yung ginamit sa kanya. And retro spec 2-speed, nakalagay dyan. So pang 2-speed to, and ito, yung kanyang crack naman is BB shell. Is sigurado ko dito is ano to, naka press fit na to, yung ganito. Na joke lang, di ko sigurado. Hindi ko naka press fit to. Yung mga ganitong BB shell o yung frame is usually mga naka-ano na yan, mga naka-press fit na yan. Ayan. And syempre may butas dyan, lagos ang pamunta sa mundo ng mga limaw yan. Ayan, naka-halotech na rin. And RPL, ano yan, retrospect din yan. Yung kanyang ano dito, yung crank arm. Eto katulong, kung doon nagkakamali 50-38 to. Yung kanyang ano dito, yung kanyang crank. Ayan, yung chain wheel. Ayan. 50-38 kung doon nagkakamali. And ito naman, malamang is alloy na rin to. And seal bearing na rin yata to. Ito, alloy na rin to. Sa likod naman ito, may nakalagay dito ng EPS technology. Yan yung EPS technology, yan yung tinitila ng mga babae pag lumilipad. EPS technology. Ayan. Ayun sabihin niya, pag tinagalog mo, lumilipad na EPS. Hindi, yan yung EPS technology. Yan yung ano, mas pina-sturdy yung kanyang body or frame. Pina-sturdy or mas pinatigas, mas pinatibay. Pero, mas pinagaan siya. Yan yung EPS technology. Ayan yun. So, pag nakita kayo niyan, ibig sabihin niya, yung frame na nakikita nyo, isa, pinatibay, pero mas pinagaan. Matibay, pero magaan. Ayan siya, carbon yan. Wala ka lang material na ginamit to eh. Dapat may nakalagay dito kung ano ba to, kung T1000 ba to na carbon, yung material na ginamit sa kanya. Pero wala tayong ideya yan. Ayan, tumuha tayo sa kanyang RFD. Yung RFD na ginamit sa kanya is a retrospect. Ayan, ito to is a carbon tong part na to. Ayan, and oil stick naman yung kanyang pulley dito. Ayan, parang nasa disco ko, iba-iba kulay. And yung ginamit na chain sa kanya, ang tatak is, ano bang nakalagay dyan? Walang nakalagay na tatak eh. Yung chain niya, walang tatak. So, dito naman tayo sa kanyang cassette sprocket. Ang ginamit sa kanya is 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Naka-level speed, 11, 30. Ayan, focus ka. 11:30 yung ginamit sa kanya. Ayan, 30. 11 yung pinakamaliit, 30 naman yung pinakamalaki niyan dyan. So, cassette na rin yan, cassette type na. Ayan, dito naman tayo sa kanyang ano. Ingay nyo na. Yung rims naman niya, ayan, racing nakalagay dito. Racing retrospect, medyo black lang siya, malabo. Racing retrospect yung nakalagay dito. So, pang racing to, pang habulan to ng aso, no? Pag ito gamit yun, hindi ka maabutan ng aso. Nakalagay dito, Twitter. Racing passion. So, magkakaroon kayo ng passion sa racing pag bumili kayo dito. Mapapakarera kayo. Kahit aso hahabulin nyo. Yung aso na hahabol sa inyo, hindi yung aso mga hahabol sa inyo pag ginamit ito. Si Twitter, racing passion. Magkakaroon kayo literal na passion dito. Yung gulo naman ang ginamit sa kanya, ito, yung kulay niya, partial na gamble. Ito dito, part na to. Yung pabilog. And yung kapal ng mukha mo, ay ito yung gulong is 700x46. So literal na gravel bike. Stampede. Ayan. Stampede yan yung pag nag-aagulo kayo, pag nakita mo yung cross mo. Stampede. Inova pa yung ginamit na gulong. Ayan. Medyo hindi nakita dahil ano, ito yung ginamit na gulong. Inova. Inova Pro 700x46 Stampede. Bash Stampede. Yung kapal ng gulong, ito yung 40C. Pakita ko lang sa inyo yung 40C. Ayan. Ito yung 40C. And tingnan nyo naman yung ano nyo dito, yung mga knobs nyo dito. Sobrang liliit. Ayan, pang gravel, literal na gravel bike. Ayan yung 40C. Ayan. Sa likod naman ito, yung ginamit sa kanya, na disc brake is 140mm lang to. Ayan, 140mm yung disc brake nya. And ito, ay, nakatawa kasi na pala to. Ito. Nakatawa kasi na siya dito. Ayan. Tawa kasi yung ginamit sa kanya. Ito yung adjustan niya. Ito yung pantanggal ng ano. Iba oh. Nakatawa kasi siya. And meron siya dito ang nakalagay kung ano man to. Ayan. Ito yung instruction. Ayan, Chinese. Alien language. And meron siya dito. May reflector siya dito. Ito malamang sa malamang is alloy na rin siguro to.
yung kanyang rayos. Ito naman yung ginamit sa kanya sa na, caliper bait or clamp is retrospect. Pero nagtataka ako, nakalagay dito mineral warning na no rotor, do not press mineral. Yan yung iniinom, yung mineral water. Ayan. Ito naman ano niya, sa harap naman tayo, ito yung puwan nga pala niya, ito. Isa tweeter na rin, yung ginamit. And malambot, pero mainit. Dirt sa araw eh. Ito naman ano niya, dito, yung port niya, syempre carbon daw. Kung carbon yung frame, syempre carbon din yung port niya. Ito, carbon yung port. And tulad sa likod, ang ginamit sa kanya na ano is retrospect racing. And parehas lang yan dito, ayan, aerodynamics, aimed high performance, ayan, aerodynamics, oh. So, sayos pala, may nakalagay dyan, aerodynamics, pang ano talaga, tapang habulan. Ayan, dito naman sa harap, ito, Twitter, yan yung logo ng Twitter. Ayan, share ko lang, wala lang, para sa mga di nakakalam, yan yung logo ng Twitter, parang saving. Pero letter T yan, ayan. Dito naman tayo, sa kanyang ano, stem. Yung stem, ang haba siguro nito, nasa 40 to 50 cm yung haba nito. Ayan, ito naman ang haba siguro itong kanyang drop bar dito is nasa 40 to 42. Ito, and may palm rest siya dito, manipis siya dito, banda. Ayan, and tingin ko ito is either carbon or alloy lang naman ito eh. Ayan o, parang carbon na rin itong part na to, yung kanyang drop bar dito. Ayan, nakalagay dito, rear brake first, nakalagay dito, may warning. Maganda ta ka tayo mag-brake, sabi niya dyan. Ayan. And papunta doon lagi, hindi pa ganun. Ito tinan niya yung ano niya, ang ganda ng ano niya, headset niya. Twitter yung headset. Ayan, para siyang manibela ng kotse. Ayan. Ito naman yung kanyang ano, braking system and shifter. Ito, retrospect. Ayan. Ang technology nito parang STI din na Shimano. Same concept sila ng braking and shifting. May pa ganun, may pa ganun, walang pa ganun. Ayan, pa ganun, tsaka pa ganun yung shifting niya, pa ganito. Ayan, ito yung shifting niya, pa ganon. And yung brake niya is pa ganon. Wala lang, sa mga di nakakalam, share ko lang sa inyo. Baka di nyo alam eh. And nilagyan nila dito ng reflector sa unahan. Ayan. So, mostly kasi hindi dapat nilalagay ito, pero nilagyan nila. Wala lang, para ano lang. Yan yung nasa bandit, pa ganon, out of the box eh. Ito yung box nga pala niya ng Twitter. Ayan. So, yan siya, Twitter. Si Twitter, gravel. Wala siyang specific na ano eh. Oh. Wala sa specific na model, grabe lang talaga siya. Ayan. Passion, nakalagay dito passion. Magkakapasyon ka talaga dito sa racing, no? May paghabulan ka sa aso, yung aso nga habulin mo dito. Eh nakalagay dito gravel. Ah, grave pala. Grabe. Grabe. Ito yung model yata niya, grabe, no? Ang ganda, grabe. No, wala lang yata yung ano dito. Eh grave. Parang nabakbak yata. Grabe. Yung grabe, laging grabe. Ang presyo nga pa nila ito ni Twitter, gravel bike nila dito is ito. 42,000 pesos. Ayan. 42 kayo yung gravel bike nila dito. Siyempre, may kasama na itong arm sleeve, tube mask, chain guard, and kung ano-ano pa, yung spaceship kung gusto nyo. Papunta sa planetang Jupiter. Ayan. So ito yung timbang ni Twitter gravel. Ayan, 11 kilogram. So yan yung timbang niya, walang kadaya-daya yan, 11 kilogram. So yan si Twitter Gravel, 42,000 dito sa budget bar sa BT. Papakita ko yung pala sa inyo yung available dito na ano, ng iba pang mga ano, mga Twitter din. Ito, meron ditong Twitter na ito yung gravel bike na size size 51. Ito mga available. Ayan yung kulay, black, yellow. Itong isa, hindi ko alam kung anong bike to. Dire-direchin ko na ito, mga LD na. Ito naman, Storm pala ito. Storm Warrior frame. Ayan. Frame pala ito. Dark gray. 2.0 with Warrior frame. So, pang ano ito? Pang aho-aho ito. Warrior frame o 2.0. Ayan. Twitter Warrior frame. Ayan. Ito naman. Ah, MTV pala ito. Warrior pala. O, natandaan ko ni Warrior na MTV. Ito, meron din dito, gravel, sniper pro, size 46. Ito, road bike pala to. Size 46, sa kulay pula. Ayan. Actually, madami pa doon. Kaso wala, hindi ko maiisa yan. Ito pa isa. Sniper pro, 48, size 48. Ito, RS 22 alloy wheel. Ayan, kulay, black, red.
Ito yung road bike, Sniper Pro. Ito Leopard naman, Pro mountain bike. Ito is ano rin to? Carbon. Size 19, large. And the kulay black red. And madami pa eh. Ito pa isang gravel, size 48. Dark gray. Kakulay yata nito, ito yata yung dark gray kung nagkakamali. Ayan. So yan yung bike natin dito kaya no, kaya gravel. Twitter. So comment down below kung ano masasabi niyo dito kay gravel bike. No, kung okay na ba to sa inyo? Kung pasok ba sa mga ang mga budget niyo or ang curiosity niyo or yung taste niyo dito. Kung kayo may pwedeng tukoy, bibili niyo ba to? Si gravel bike ng Twitter. Comment down below mga alien. Okay mga alien, ipakita ko na sa inyo kung anong meron dito. Kaya Twitter na gravel, no? So comment down below kung anong masasabi nyo. Kung para sa inyo ba is okay na to si Twitter gravel. Pero kung ako ang tatanungin nyo, sigurado nga tatanungin nyo ako nung ano ko dito. Is kung gusto nyo ng gravel na pang long ride, is pwedeng pwede na to. Sa presyong 42,000, aminin na natin medyo mataas ang presyo. Dahil carbon, and carbon na rin to. So hands lahat sa kanya is carbon and wala siyang bakas ng bakal, no? So yung sulit na rin naman siya in the long run, pang matagalan na rin, no? So yun, comment down below kung ano masasabi niya dito. So hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan dahil marami pa tayong bahay siya at marami na pumuntaan, no? So yun lang, maraming salamat, I love you, oh, so be it, sayang ka, woo!